Edukasyon sa Pagpapakatao 10, ika-apat. Handa ka na ba? Halika't matuto sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Welcome sa ating online learning sa ika-apat na markahan, unang linggo. May bago na naman tayong talakayan at ito ang mga isyong moral tungkol sa buhay. Sa linggong ito ay ikaw ay inaasahang nasusuri ang mga gawaing taliwa sa batas ng Diyos at sa kasagraduan ng buhay. Nabibigyang halaga ang mga batas ng Diyos at sa kasagraduan ng buhay. Nakagagawa ng sariling pahayag tungkol sa mga gawaing taliwa sa batas ng Diyos at sa kasagraduan ng buhay. Para sa ating aralin, panimula, dahil sa ating isip at kilos loob, inaasahan na tayo ay makabubuo na at makagagawa ng isang mabuti at matalinong posisyon sa kabila ng iba't ibang isyo na umiira sa ating lipunan. Ano ang kahulugan ng salitang isyo? Ayon sa website na www.definition.com, ang isyo ay isang mahalagang katanungan na kinapapalooban ng dalawa o mahigit pang mga panig o posisyon na magkakasalungat at nangangailangan ng mapanuring pag-aaral upang malutas. Retrieved February 25, 2014. Sa aklat na Perspective, Current Issues in Values Education ni Dettore 1992 sinabi na, ang buhay ng tao ay maituturing na pangunahing pagpapahalaga. Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa at mag-ambag sa lipunan kung wala siyang buhay. Ang isang tao ay dapat unang isilang upang mapaunlad ang kanyang sarili at makapaglingkod sa kapwa, pamayanan at bansa. Kaya kinakailangang isilang at mabuhay siya. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, pamilyar ka ba sa mga katagang nasa kaliwa? Sino kaya ang maaaring magsabi nito? Tama, ito ay may kataga mula sa isang taong high sa droga. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay isa sa mga isyong moral na kinaharap ng ating lipunan ngayon. Ito ay isang estadong psikiko o psychic o pisikal na pagdidepende sa isang panganib na gamot na nangyayari matapos gumamit ito ng paulit-ulit at sa tuloy-tuloy na pagkakataon. Agapay 2007. Ang pagkagumon sa pinagbabawal na gamot ay nagdudulot ng masamang epekto sa isip at katawan. Karamihan din ng mga krimen na nagaganap sa ating lipunan ay malaki ang kaugnayan sa paggamit ng droga. Dahil sa droga, ang isip ng tao ay nagiging blank spot. Nahihirapan ang isip na iproseso ang iba't ibang impormasyon na dumadaloy dito. Karamihan sa mga kabataan ay nais mapabilang sa isang barkada o samahan, peer group, kung hindi sila matalino sa pagpili ng sasamahang barkada, maaaring mapabilang sila sa mga gumagamit ng droga. Samantala, ang iba naman ay nais mag-eksperimento at subukin ang mga maraming bagay. Iniisip nila na sila ay bata pa at may lisensya na gawin ito. Ang ilan pa sa kanila ay nagsasabing may mga problema sa kani-kanilang mga pamilya at nais mag-rebel. Dahil sa droga, ang isip ng tao ay nagiging blank spot. Nahihirapan ang isip na iproseso ang iba't ibang impormasyon na dumadaloy dito sa nakaraniwang nagiging sanhi ng maling pagpapasya at pagkilos. Ito ay kadalasang nauuwi sa paggawa ng mga di kanais-nais na bagay na higit na nakaaapekto sa ating pagkikipagkapwa tulad ng pagnanakaw at pagkitil ng buhay ng ibang tao. Bukod pa rito, nagpapabagal at nagpapahina rin ito sa isang tao na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng maraming kabiguan sa buhay. Ang paggamit na ipinagbabawal na gamot ay maaaring maghatid sa tao sa maling landas. Malaki ang nagiging epekto nito sa pagkamit natin ng tunay na kaganapan bilang tao. Nararapat ng isang kabataan tulad mo ay magkaroon ng sapat na kaalaman ukol ito upang makaiwas sa mga taong maaaring makaimpluwensya na gumagamit nito.
Alkoholismo. Tulad ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot, ang alkoholismo ay labis na pagkonsumo ng alak ay may masasamang epekto sa tao. Ito ay unti-unting nagpapahina sa kanyang enerhiya, nagpapabagal ng pag-iisip at sumisira sa kanyang kapasidad na maging malikhain. Dahil sa kaibahan ng kanilang pag-uugali at kawalan ng pukos, nababawasan ang kakayahan sa paglinang ng makabuluhang pagkikipagkwapwa ang mga nagugumon sa Abortion. Isa sa mga pinakamahalagang isyu sa buhay ay ang abortion. Ang isyong ito ay may mahabang kasaysayan at mabigat pa rin pinag-uusapan ng mga mananaliksik at ng publiko, higit lalo sa pagiging moral at legal nito. Ano ba ang abortion? Bakit ito itinuturing na isyu sa buhay? Ang abortion o pagpapalaglag ay pag-aalis ng isang fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina. Sa ilang mga bansa, ang abortion ay tinuturing na isang lehetimong paraan upang makontrolin o pigilan ang paglaki ng pamilya o populasyon. Ngunit sa Pilipinas, itinuturing itong isang krimen. Agapay 2007. Pro-life at pro-choice. Ang isyu na sa abortion ay nagbigay daan upang magkaroon ng dalawang magkasalungat na posisyon ang publiko. Ito ay ang pro-life at pro-choice. Pro-life, naniniwala ang mga tagapagtaguyod ng posisyong ito na ang sanggol ay tinuturing na isang tao mula sa sandaling paglilihi. Ito ay nangangahulugang ang pagpapalaglag sa kanya ay pagpatay, na tuwirang nilalabag ang mga pamantayang moral at batas positibo. Kung ang pagbubuntis ay resulta ng kapabayaan ng ina, halimbawa, hindi niya ginawa ang tamang pag-iingat upang epektibong maiwasan ang hindi nilalayong pagbubuntis, dapat niyang harapin ang kahihinatnan nito. Tungkulin niya na iwasan ang pagbubuntis kung siya at ang kaniyang asawa ay hindi nais magkaanak. Kung magiging katanggap-tanggap sa lipunan ang aborsyon, maaaring gamitin ito ng mga tao bilang regular na paraan para hindi ituloy ang pagbubuntis. Ang lahat ng sanggol ay may mahusay na potensyal. Bawat isa na ipinalaglag ay maaaring lumaki at maging kapakipakinabang sa lipunan o sa buong mundo. Maraming mga relihiyon ay hindi nag-iendorso ng pagpapalaglag o ilang mga paraan ng birth control dahil sa paniniwalang ang pagipagtalik ay para sa layuning pagpaparami o procreation lamang at ang sinumang batang nabubuhay ay mga anak ng Diyos. Ang pagkitil sa buhay ng isang anak ng Diyos ay masama. Ang pro-choice naman, ang mga tagapagsulong ng posisyong ito ay pinananatili na ang bawat batang isinisilang sa mundo ay dapat mahalin at alagaan. Ang tamang pagpaplano sa pagkakaroon ng anak ay karaniwang nagbubunga ng mas magandang buhay para sa mga bata dahil may kakayahan ang mga magulang na suportahan ang kanilang mga anak sa pisikal, emosyonal at sa pinansyal na aspeto. Ang fetus ay hindi pa maituturing na isang ganap na tao dahil wala pa itong kakayahang mabuhay sa labas ng may bata ang kanyang ina. Hindi maituturing na pagpatay ang pagpapalaglag ng isang fetus dahil umaasa pa rin ito sa katawan ng kanyang ina upang mabuhay. Ang unang prioridad sa makatuwid ay ang katawan ng ina at may karapatan siyang magpasya para rito. Ang katawan ng isang babae ay bahagi ng kanyang sarili at nararapat siyang maging malaya na gawin kung ano sa palagay niya ang kinakailangan para sa kanyang katawan at pangkalahatang kalusugan sa anumang sitwasyon. Sa mga kasong rape o incest, ang sanggol ay maaaring maging tagapagpaalala sa babae ng trauma ng kanyang naranasan. Ayon sa ilang pananaliksik, ang mga sanggol na ipinanganak bunga ng mga ganitong kaso ay naharap sa mataas na panganib ng kapabayaan o pang-aabuso mula sa kanilang mga ina. Kung sakaling ituloy ang pagbubuntis at magpasya ang ina na dalhin sa bahay ampunan ang sanggol at pagkatapos, maraming bahay ampunan ang kulang sa kapasidad na magbigay ng pangunahing pangangailangan ng mga bata. Ang abortion sa pangkalahatan ay ligtas na pamamaraan. Mas mababa pa sa 1% ng mga aborsyon na ginawa bago ang 21st na linggo
ng pagbubuntis ang nagresulta ng mga pangunahing komplikasyon tulad ng pagdurugo o infection. Habang itinuturing itong illegal, tiyak na maraming babae ang magpatuloy na sa nasasailalim ng palihim sa ganitong proseso at maglalagay sa kanilang kalusugan sa ditiyak na sitwasyon at maaaring mauwi sa kamatayan. Ang dalawang uri ng abortion ay ang kusa o miscarriage. Ito ay ang pagkawala ng isang sanggol bagong ika-dalawampung linggo ng pagbubuntis. Ito ay tumutukoy sa natural na mga pangyayari at hindi ginagamitan ng medikal o artificial na pamamaraan. Pangalawa, sapilitan o induced. Ito ay ang pagwawakas ng pagbubuntis at pagpapaalis ng isang sanggol sa pamamagitan ng pag-opera o pagpapainom ng mga gamot. Ako'y nagpasasalamat sa iyong pagkikinig at pagsusubaybay. Ako ang inyong guro, si Binibining Geneva Kiamco Poyod. Sa inyong mga pagsasanay o gawain at pasulit, pumunta lamang sa www.lcms.gaitf.com. Kung may mga hindi nauunawaan, tumawag lamang sa numerong ito, 09555-28-3120.